Hi guys, for this video, ang pag-uusapan naman natin is the fix end moment na nage-generate ng mga distributed load. So here, we can now utilize the integration, no? So dito, assuming meron tayong fully restrained beam, so that is fixed on both sides. Tapos, there is a distributed load. It can come to whatever shape. Pwedeng rectangular lang, or triangular, or pwedeng sinusoidal. But of course, let's be realistic, hanggang triangular lang naman yung common. Okay? Tapos, syempre, hahanapin natin yung moments at A and B. So, here, the moment at A is equal to the integral of, yung W is the width of the strip, tapos AB squared over L squared, then DX from 0 to S. Okay? So, by the way, pag sinabi nating S, class, no? When we say S, that is the span or the distribution span. Hindi ito yung span length, no? So, halimbawa, simula dito yung distributed load, then natapos siya dito, yung end-to-end niyan, or kung gaano ba kahaba yung distribution of the span, yun yung S. Okay? So, para walang lituhan, no? And so as for the moment at B, that is yun na nga, the same W, A squared B, then L squared dx from 0 to S. So, note lang na mali lang dito. The values of RA and yung MRA and RB, no? So, mali lang ako doon. The values of RA and RB can be obtained using equations of equilibrium. So, after the values of end moments are determined. Okay? So, yun. Nagkamali lang ako ng pagka type class. So, ulitin lang natin, no? Of course, pag nahanap nyo na yung mga moment class, pag nakuha na natin, you can compute the value of RA and RB na. So, basic equilibrium na lang yun, diba? So, notice, punta na lang ako sa OneNote. Para hindi kayo, class, mahirapan ng pag-memorize sa formula, actually, the integration process is very much similar doon sa formula natin sa concentrated load. So, tinataas ko siya ngayon para makita natin yung formula sa concentrated load, di ba? So, for instance, moment ng A is PAB squared over L squared, and yung moment at B is PAB squared over L squared. Ngayon, pag binaba na natin, ang nangyari, class, so ganun lang, instead of P, naging W lang, no? So, WAB squared over L squared. And of course, yun na nga, integration na siya. So, same logic din for the moment at B, WL squared A squared B over L squared from 0 to S. Okay? So, here, we can compute for the support reactions, no? So, let's start utilizing the said formula, no? By computing the the reactions of the beams shown here. So, basahin ko lang tong problem. For this example, determine the support reactions of the beam shown below. So, yung isa is uniformly distributed load, while the other one is triangular load, pero hindi siya continuous. Hindi niya dinistribute throughout the span. Okay? So, sige. Let's start the solution, no? So, solution tayo, pero syempre, doon muna kay beam A. Okay? So, yung beam A kasi is simply a 6-meter beam. So, lagay natin siya dito. Then, lagay natin siya dito. Tapos, i-apply natin yung load, no, doon sa beam. So, this load is 45 kilonewton per meter, no? So, 45 kilonewton per meter. So, this is point A and this is point B. Of course, aware naman tayo
na magkakaroon ng reaction sa A, then reaction sa B, then of course moment sa A, then moment sa B. So ayan yung mangyayari dyan. So kapag mag-i-integrate ka class, no? In distributed load, kapag nag-i-integrate ka, dapat maglagay ka muna ng rectangular strip. That rectangular strip is, of course, bahala ka kung saan mo trip. So, I may place my rectangular strip here. So, this is now my W. Fortunately, sa case nito class, ang kagandahan kasi ng rectangular load, alam ko naman na ang height nito ay 45. So, therefore, I am expecting this to be 45 agad-agad. Diba? There is no need to perform ratio and proportion unlike doon sa distribute ay doon sa triangular load the next beam. So yung W dyan will be in terms of the ratio and proportion. Okay, so yun, nakatutok na tayo dyan. And of course, ilalagay lang natin dito na yung A, this time ilelet ko lang ito as X. Okay, so lahat ng values natin is in terms of X. So yung X pwedeng with start dito sa isang end or pwedeng dito si other end. Walang problema doon. Kanya-kanyang decision tayo. Pero ako siguro X. And dito, syempre yung B natin is 6 minus X. Okay, so ulitin ko, no? Sir, what if gusto kong baliktarin, no? Yung B, gusto kong gawing X. Tapos yung A is 6 minus X. Okay lang, wala naman sa inyong kumukontra doon. Okay? Pero sige, ibalik ko na lang sa dati, no? Para hindi na nakakalito. So simple as that. And the total length is 6 meter. So here, we can solve agad-agad, no? The moment without relying the conjugate beam method, double integration, or moment area method. So first, isulat natin yung formulas natin, di ba? So the formula for the moment at A is equal to, again, the integral of W, tapos AB squared over L squared dx from 0 to S. Again, yung S is kung gaano kahaba yung application ng load. So, nagkataon class, yung W natin is 45. Kasi diba, throughout the span, yung height ng rectangle is 45. Hindi siya magbabago. Yung A natin is in terms of X. Yung B natin ay 6 minus X. Pero dapat naka-squared ito. Divided by 6 squared, so dx, dahil yung load naman is applied throughout the span, this is 0 to 6. Okay, so that is 0 to 6, no? You can compute that directly. So, yun ang mangyayari sa integration. So, next, so ang sagot natin is 135 kilonewton meter. So, same logic lang for the moment at B. The moment at B is equal to the integral from 0 to S, W A squared B over L squared dx. So, here, ang mangyayari, the integral of 45, this time yung X, kasi yun na yung A, may squared natin to. Then, 6 minus x divided by 6 squared dx again from 0 to 6. By the way, no, yung 6 nga na ito dahil yun yung length of the application of the load. Okay? So, ang sagot natin dyan, not surprisingly, I am expecting that to be 135 kilonewton meter din. Kasi nga, di ba, our structure is symmetrical. So, di ba, kapag symmetrical ang structure natin, the loads will be symmetrical to each other. So, as the reaction, even RA and RB, I am expecting them to be the same lang of the value. Okay? Anyway, still, gamitin pa rin natin yung statics to solve for these reactions. So, using equations of equilibrium. So, equations of equilibrium lang, halimbawa, summation moment at A is equal to 0. So, summation moment at A is equal to 0. So, here, that is clockwise equals counterclockwise. So, yung clockwise moment natin dito
ay actually dalawa, the rectangular load na 45 times 6 tapos 6 over 2, di ba? So, kasi equilibrium na lang, 45 times 6, 6 over 2, tapos plus MB. And yung counterclockwise moment natin is itong MA tapos yung RB times 6 meter. Okay, so MA plus 6RB. So, all you need to do is to substitute MA and MB respectively, no? So, ito naman, 45 times 6, 6 over 2, 810 plus 135 is equal to 135 plus 6RB. So, there is only one unknown in our equation and yun yung RB. So, RB is equal to 135 kilonewton. Okay, so next tayo, after natin magamit yung summation moment, so of course, summation forces vertical na lang equals 0, so up equals down, okay? So sa case natin, the upward reactions are RA and RB respectively, while the downward is the uniform load itself, okay? So therefore, RA plus RB is equal to 45 times 6. Okay, so RA plus 135 is equal to 45 times 6. So RA is equal to, ayan, I am expecting this to be the same, 135 kilonewton din. Kasi nga, uulitin ko, our structure is symmetrical. Okay, so therefore, we can conclude here na i-copy ko na lang tong original drawing kasi nakakatamad pang mag-drawing ng other figure. Ayan. So, erase-erase ko lang. Halimbawa ito. Tapos, lagyan lang natin ng mga downward arrow indicating na this is the force or the load, no? So, yung RA is 135 kilonewton. RB is 135 kilonewton. Then, yung MA and MB are both 135 kilonewton meter. Uy, nagkataon lang yan, lahat 135 ba? That is a purely coincident, okay? So, 135 kilonewton meter. So, yung dito din sa MA, no? MA is equal to 135 kilonewton meter. We can check this, di ba? Kung maalala nyo doon sa discussion natin earlier, dahil sobrang common ng mga restrained beam, tapos may uniform load, we can check this using a shortcut formula, no? So, checking using shortcut formulas. So, ano nga yung mga shortcut formula natin? Yung una, kapag reaction ang tinatanong, WL over 2. Pero kapag moment, reaction moment, WL squared over 12. So, dapat pare 135 ang lumabas, no? So, for instance, 45 times 6 over 2. So, pag kinumpiyot natin to, 135 kilonewton. Dito naman, that is 45, 6 squared over 12. Okay? So, 45... 6 squared over 12, so 135 kilonewton meter. So, ibig sabihin, using the shortcut formulas, parehas class yung nahanap natin, indicating na ang process na pinaggagawa natin ay tama. Okay, so that is very important, no? Na tama yung or eksaktong-eksakto yung lumalabas na sagot. Kasi, ibig sabihin, kahit anong theorem or kahit anong method ang gamitin mo, dapat same pa rin yung sagot na ma-derive mo. Okay? So, I hope I make myself clear here. So, proceed tayo to the next beam. This time, kung imo-moment area theorem nyo to or i-conjugate beam method, napakahaba ng solution nito. Nitong pangalawang B. However, if we are just using the integration process, sobrang basic lang nito. Okay? So, this is a 5 meter long restrained beam. Tapos, 4 meters lang yung span ng triangle. Then, dito, yung maximum height niya is 40 kilonewton meter. So, sige.
Let's proceed to the solution of that beam, no? So solution for beam AB, so drawing lang natin siya, the beam is 5 meters long. Ayan. Tapos, the distributed load is limited lang to 40 kilonewton per meter. So, this is 40 kilonewton per meter. Ilagay ko lang na 4 meters dito, tapos 1 meter sa other side, no? So, yun 4 meters and 1 meter. And here, lagyan ko na din na ito yung point A, tapos ito yung point B. Kasi mag-iingat ka lang naman sa integration kapag mali yung ini-input mo doon sa integral sign. So, this is point A, this is point B. So, this is the reaction at A. Ito naman yung reaction at B. So, dito yung moment sa B. And ito naman yung moment sa A. Okay? So, here, ang kailangan natin mahanap is magagawa muna ako class ng strip. So, this is strip. Ito na yung i-consider natin na W. Okay? So, yan na yung W natin. Which is kanina, ang kagandahan kasi kanina class, that is eksaktong 45 dahil rectangular nga. But for this case, sa case ng triangular, you need to perform ratio and proportion here. So, let me draw the triangle. So, this is 40. Oops, naging 45, no? Naging 40 dang dapat. Tapos, this is W. Ilelet ko lang ito as X dito. Usually, ang X class kung saan nagsimula yung triangle. Tandaan nyo ito, no? Yung X is usually kung saan nagsimula yung triangle. So, here, this is X and of course, this is 4 meter. So, by ratio and proportion, we can say na W over X is equal to 40 over 4. So, therefore, yung W natin ay 4X, which is importante na in terms of X yan. So, yun. W is equal to 4X. And here, dahil ito yung point A, syempre, we can say na yung A is equal to X. Tapos, yung B is equal to 5 minus X. Take note, no? Ito yung ating mga dimensions na kinoconsider ngayon. Yung A is equal to X and yung B is equal to 5 minus X. So, we can now proceed to the integration proper para lang mahanap yung moments at A and B respectively. Okay? So, the moment at A is equal to, again, the integral of WAB squared over L squared dx from 0 to S. Again, ang S is kung gaano kahaba inapply yung length ng load. Okay? So, hindi ito 5 meters sa ngayon. So, here, tingnan na lang natin kung ano ang tamang substitution. Ang W is 4X. Ang A is X. Ang B is 5 minus X. I-square mo na lang. Divided by 5 squared dx from 0 to 4. Kasi 4 meters nga lang yung haba ng triangular load natin. So, perform integration. So, ang sagot natin ay 15.701, no? 15.701 kilonewton meter. Okay? So, that is our answer. So, next tayo. For the moment naman at B. So, moment at B is equal to, again, the integral from 0 to S, W A squared B over L squared dx. Okay? So, here, we can substitute directly na 4x yung W, yung A is x, i-squared natin, then 5 minus x, hindi na naka-squared yung other term, so divide it na lang by 5 squared, again, from 0 to 4 dx. So actually, i-adjust mo lang naman yung exponent yun lang naman yung gagawin natin.
So, ang sagot natin dito ay 18.432, no? 18.432 kilonewton meter. So, we already compute class the important values which are the moment. So, we can now proceed to the next step which is of course mahanap yung reactions. So, using statics na lang to. Or using equations of equilibrium. So, ang gagawin natin first is of course summation moment at A is equal to 0. So, clockwise moment equals counterclockwise moment. So, yung clockwise moment considering point A, dalawa, the triangular load at the same time the moment at B. Diba? So, for the case of the triangular load, 1/2 ng base, which is 4. Ang height, which is 40. Yung centroid niya is 2/3 ng 4. Diba? Kasi kung triangle ito, nandito yung center of gravity niya, that is 2/3 of 4 meter. Kung with respect sa point A. Then, of course, plus MB, that is equal to, yung counterclockwise is MA, tapos 5RB. Diba? Kasi 5 meter yung span and yung RB, yun yung kanyang mag-generate na moment. So, just substitute the obtained values. So, 1/2 ng 4, 10, 2/3 ng 4, tapos plus 18.432 may equals 15.701 plus 5RB. So, therefore, the value of RB is equal to 11.213 kilonewton. Oops, may mali ako. 1/2 ng 4 tapos 40. Sorry. 1/2 ng 4 times 40, 2/3 ng 4. Inuulit ko lang, no? Kasi mali ako dito, no? Ah, wait lang. Mali talaga pala to. Mali pala yung nandito ko sa bimbi. Dapat pala by ratio and proportion instead of 4x, ang ilalagay ko is 10x, no? So, 10x dito. Pero, huwag kang mag-alala kapag meron ka ng idea ng integration, ilagay nyo na lang, palitan na lang natin both sides into 10x, no? So, pasensya na. Kailangan pala natin ulitin yung integration process, no? W is equal to 10x. So, kaya pala sobrang liit ng values na na-compute natin. So, ang nahanap ko dito sa una is 39.253. While for the other one, I am changing the fixed end moments class, no? Kasi I made a calculation mistake. So, yung pangalawa is 46.08. Pero, ulitin ko lang, no? For as long as yun na nga, mababago lang naman siya by integration. The next process is same na lang. Tanggalin ko na lang ito instead of 18.432. The correct moment at B is 46.08. Tapos, the correct moment at A is 39.253. Okay? So, ayan siya. Then, just solve for the reaction at B. So, ang nahanap ko ay 44.032. So, 44.032 kilonewton. So, meron ka ng reaction at
B. So, of course, the last one is the reaction at A. So, summation forces vertical na lang to equals 0. So, up equals down. The upward forces are RA and RB, while the downward force is the distributed one. Okay? So, therefore, that will be RA plus RB is equal to 1 half ng 4 times 40. So, RA plus 44.032 is equal to 1 half ng 4 times 40. So, RA is equal to 35.968. Okay? So, kilonewton. So, therefore, isulat na natin yung magiging support reactions natin dito sa beam na ito. Erase ko lang yung mga unnecessary na ngayon. So, for instance, ito, this one, ito. Kasi yung ina-erase ko, ginamit lang naman natin sila for the purpose of integration only. So, here, 4 meters, 1 meter, back to the original tayo. So, sulat natin yung RA as 35.968 kilonewton. Yung RB natin ay 44.032. Yung moment at B natin ay 46.08 kilonewton meter. And lastly, yung moment at A natin, no? So, the moment at A is equal to 39.253 kilonewton meter. 39.253. So, ito na po yung sagot natin sa second beam natin. So, I hope, no, despite doon sa unang mistake ko, hindi ba, I hope, no, kahit nagkamali ako dito, sana hindi kayo nalito sa discussion natin. So, thank you so much for listening and watching, and sana nakatulong ito sa inyo.